Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito ay muli nating ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral kung saan po ay naiwanan po natin ito noong nakaraang linggo. At tayo po ngayon ay nasa part 3 ng atin pong topic about God is the Builder, Psalms 127 verses 1 to 3. So ang sabi po ng mga talata, samahan po ninyo akong basahin, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For He grants sleep to those He loves. Children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. I believe that this psalm was written by David as a reminder to his son Solomon. David gives his son some godly advice on starting a family. And I guess this is also a good reminder to all of us, sa atin bilang mga magulang, sa atin na nagpaplanong magtayo ng ating sambahayan, huwag nating kalilimutan na ang Diyos ang tagapagtayo nito. Tayo po sa ating mga kapasidad, sa ating mga kakayahan, ay katuwang ng Diyos sa bagay na ito sa pagtatayo ng ating mga buhay, ng ating tahanan, ng ating pamilya. But let us not forget that it is God who grants us wisdom on how to do it properly. So, nagsimula po tayo sa topic na God is the builder. Pinaniniwalaan po natin ito. Unless the Lord builds the house, yung mga nagtayo ay magtatayong walang kabuluhan. So, natalakay po natin nung unang araw yung tinatawag na God can help us build your family. He can help you build your family. He is our helper. Kung hindi po natin katuwangan Diyos, lahat po ng ating gagawin ay gagawin nating walang kabuluhan. Yun po yung natalakay na natin ng unang araw. Sumunod na araw po, He can help you protect your family. Well, you can do everything you can. You can secure your house with a wall, with a fence, with any alarm that you can put, even CCTV camera, but at the end of the day, it is only God who can help us protect our family. May mga napakahusay na pamamaraan para gawin at natalakay ko na po yan noong unang pangalawang araw ng pagtalakay natin dito sa topic na God is the Builder. At balikan nyo na lamang po sa ating pong YouTube channel. Ito po ay posted na po doon. Sa araw pong ito ay pangatlong part ng series na ito ang atin naman pong tatalakayin, God can help you provide for your family. So God is not only the builder, He is the protector, He is the provider, and He will help us, no, in our role and ministry as father and parents of the home, as builders, Diyos pa rin ang siyang talagang tutulong sa atin para natin to ma-accomplish. So, God can help me provide for my family. Can we say amen to that? Ano po? Alam niyo po, do you know how God provides for your family? Magandang tanong yun eh. Alam niyo po ba paano ang Diyos ay nagpo-provide sa ating pamilya? He doesn't send food down from heaven like what He did for the Israelites long ago. Noong araw po, nung inilabas ng Diyos ang Israelita doon sa pagkaalipin doon sa Ehipto, eh talaga pong araw-araw, God proved to them that He is the provider. Araw-araw, pagising nila, pupulutin na lang po nila yung mana. At ganun po nagpo-provide ang Diyos. Ang Diyos po ang siyang nagkakaloob nito. Pero hindi naman po babagsak sa plato ng mga Israelita yung pagkain na yon. Hindi naman po sila gigising na nandun na sa harapan nila yon at isusubo na lang. Hindi po ganon. They need to pick it up. They need to wake up early, go to the fields, and on the fields, they will gather the manna that was provided to them by the Lord. So, iyon po yon. So, sa aking pong paniniwala, at ito po yung turo ng banal na kasulatan,
Naniniwala po tayo that God provides, ano po? He provides through good old-fashioned work. Ang dami pong talata na nagsasabi nito. Alam niyo po sa Psalms 127, tingnan po natin saglit yung verse 2. Ano po? Ayon po sa verse 2, meron pong dalawang uri ng ama na binabanggit dyan. Ano po? There are two types of fathers. If you are going to analyze the verse or the verse na binabanggit dyan, Psalms 127 verse 2, it describes two types of fathers who try to provide for their families. The first father, siya yung hindi makatulog. No, in vain, you rise early and stay up late, toiling for food to eat. That is the first father. Yung hindi siya makatulog, talagang maaga siya gigising, tapos gabi na siya matulog, tapos ang sabi, toiling, yung word na toiling, nagpapakahirap talaga siya. Ginagawa niya lahat ng kanyang paraan na pwedeng gawin para makahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Siguro po sasabihin natin, wow, napakahusay na tatay ito. Napakahusay na provider ito. At itong tatay na to, ang gusto ko, hindi na to natutulog, gumigising na maaga, hindi makatulog dahil sa pag-iisip kung papaano kukuha ng pagkain. Well, kung titingnan po natin, napakahusay, ano po? Napakagaling na tatay yan. At kung sasabihin natin sa panahon natin, ideal father yan. Provider talaga yan. Imagine niyo ang gising niya maaga, pagkatapos ang tulog niya, gabing-gabi na. Kaya, kung ikaw ay ganon, at ganon ka bilang ama, may sinasabi ang Bible sa iyo. Pero, alam mo kapatid, may counterpart ka. May isa namang ama na binabanggit doon sa susunod na bahagi ng verse, po, the second father can sleep at night. He grant sleep to those he loves. At ang sabi, itong mga tatay na ito, sila naman yung nakakatulog. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tulog sa kanila. Kasi mahal sila ng Diyos. This is the second father. The second father, hindi siya gumigising ng maaga siguro at hindi rin siya yung binabanggit sa unang bahagi na hindi na natutulog. Itong tatay na ito, sa pangalawa, natutulog siya. Hindi dahil tamad siya. He sleep at night, not because he's lazy, but because he's content with what he has. He works in order to provide for his family with the necessities of life. And he is content with that. Nakuha niyo po? Meron po mga tao na binabanggit po dyan sa unang bahagi na wala namang kakontentuhan. Kaya gumigising na maaga, nagkukumahog sa pagtatrabaho, gabi na natutulog para sa provision ng pamilya, pero marami siyang naisasakripisyo. Ang una po niyang naisasakripisyo dyan, ang kanyang kalusugan. Imagine ninyong hindi ka na matulog. Stay up late always. What will happen to your body? May prinsipyo po mga kapatid sa pagtatrabaho. At ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ano bang dapat gawin ng isang mananampalataya na inuutosan ng Diyos na mag-provide sa kanyang pamilya? Again, uulitin ko, God is the provider, we are just helping, or God is helping us rather on the provision for our family. At the end of the day, ang Diyos naman ang nagbibigay ng lakas para magawa natin yung mga bagay na nais nating gawin. So, huwag po nating kalilimutan mga kapatid na faith isn't something that you live at home or only live out in private. Yung pananampalataya ay hindi isang bagay na iniiwanan lang natin sa bahay at ipinamumuhay natin ng tago. Ang pananampalataya should affect everything you do, including how you work. Amen po ba doon? Ang ating pong pananampalataya hindi lang nakakaapekto sa ginagawa natin sa loob ng simbahan. Hindi lang po nakakaapekto sa loob ng ginagawa natin sa ating mga silid na hindi nakikita ng mga tao. Ang ating pong pananampalataya dapat nakakaapekto sa lahat ng ating ginagawa, kasama po ang ating pagtatrabaho. In fact, ang sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:20,
We are Christ ambassadors eh. So tayo po, sa ating pagtatrabaho, representative tayo ng Panginoon. Hindi pwedeng baguhin yon. Tayo po'y larawan ng ating Panginoong Hesukristo at halimbawa sa uri ng paghahanap buhay na meron tayo. Kasama po roon sa lahat ng uri ng tao na nakaka-interact natin araw-araw. And that includes our families, our neighbors, our coworkers, kung ikay may negosyo, yung mga kliyente mo. Tandaan po ninyo mga kapatid, work is one of the biggest aspects of our lives. So the Bible has a lot to say about how we should do it. Paano ba dapat natin ginagawa ang pagtatrabaho? Katulad ba tayo nung unang ama na binabanggit sa Psalms 127 verse 2 na hindi na natutulog? Talagang lulung na po sa pagtatrabaho na hindi na po nakakatulog. Alam niyo po ang sabi ng sumunod na talata, yung mga mahal ng Diyos pinatutulog niya eh. Ano po ibig sabihin nun? Pinagpapahinga ng Diyos because God is the one who grant us sleep for those whom He loves. Amen? Kaya kapatid, kung hindi ka na nakakatulog at ang buhay mo talaga na lamang lulung na lulung ka na sa paghahanap buhay at pagkita ng pera, isa lang ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa Diyos na nagpo-provide. Now, this morning, I want us to consider some ways, some principles in which we can be a good, godly worker. Lahat naman po tayo siguro ay mga empleyado. Kayo naman po siguro nagsisipagtrabaho. Ako po, nagtatrabaho rin ako bilang pastor. Full-time po yung aking ministry bilang pastor. Wala po akong secular job. Kung tinatawag po, mayroon pong sacred, mayroon secular. Ganun na po yung naging kasanayan. Wala po akong ibang trabaho kundi yung pagpapastor. Pero alam niyo po ba na minsan, nandun ka na nga sa ministeryo na tinatawag na noble profession pero hindi lahat ng nagtatrabaho bilang pastor na nasa noble profession ay nagtatrabaho ng tama. Meron pong mga hindi rin naman nagtatrabaho ng tama at matuwid. Kaya kahit mga lingkod ng Diyos, kahit mga pastor o ano man ang trabahong meron ka, kung saan doon ang gagaling ang provision mo para sa pamilya, makinig po kayo. Five ways we can be a godly worker. Ano pong mga prinsipyo ito? One, work hard. Basic. Wala pong extraordinary dito. Pero itong bagay na ito na napakasimple, naririnig natin, lagi nating ipinapaalala, lahat ng employer gusto nila ang kanilang mga trabahador ay nagtatrabaho. And their workers work hard. Pero ang tanong, sino bang may paalala nito? Ang may paalala po nito, walang iba kundi ang Diyos. Yeah, we are made to work. You and me are made to work. Although our fallen world makes work difficult. Hindi katulad dati, di po ba? Noong una naman eh, pipitasin lang eh. Yung pagpipitas, trabaho rin yon. Yung pagkuha, trabaho rin yon. Hindi ko alam kung si Eva at si Adan nagluluto, wala namang binanggit ang Biblia. Kung papaano sila kumakain, naghahanda ng pagkain, wala namang binanggit ang Biblia. Pero yun pong kunin mo yung pagkain at ihanda mo ito't kainin mo, work ang tawag doon. Amen po ba? Pero nag-evolve na po itong work na ito mula nang nagkasala ang tao dahil ang sabi ng Diyos, mula sa iyong pawis, magmumula ang iyong kakainin. Because of the fallen world, work, it makes the work more difficult. Genesis chapter 3, 17 to 19, mababasa natin yun eh. But work itself, take note of that na po, work itself is not a punishment for sin. It is just a product. It is a result. Dahil sa parusa nga ng Diyos na mula ngayon, ikaw ay nagkasala, eh, pinalayas ka dun sa kaharian ng Diyos, doon sa paraiso ng Diyos, repercussion lang yon. Kasi doon po sa paraiso ng Diyos, sa Garden of Eden, everything was provided for them. Napakagaang ng trabaho. So hindi po sila sitting pretty lang doon at nakanganga na naghihintay ng bagsak ng pagkain. Hindi. Nagtatrabaho po sila doon. Kukunin nila, pipitasin nila. Kung gusto ng
karne siguro hinuhuli nila. We don't know. Hindi naman recorded yon. But they need to work. Hindi nga lang mahirap. Magaang. That was the first provision of God to men. But because of the fall, naging mahirap. Naging mahirap na po. Kasi pinalayas po sila doon sa biyaya ng Diyos eh. At ito po yung repercussion. Hindi po yung penalty of sin, but the effect of sin. No, work itself is not a punishment. God gave people jobs even in paradise before the fall. Genesis 2:15, mababasa po natin yun eh. Binigyan nga po ng Diyos si Adan ng role to name the animal. Ibig sabihin, yung pag-aalaga ng hayop, yung pagpapangalan sa mga hayop, trabaho mo yan, Adan. No? Believers are called to work as we are able to provide for ourselves and for our families. Ano pong sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8? Sabi ni Pablo to kay Timoteo, paalala sa mga pastor. Sabi niya, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. So ang ganda po ng paalala ni Pablo. Sabi niya kay Timoteo, yung mga hindi nagtatrabaho at hindi nagpo-provide para sa kanyang pamilya, eh ikinaila ang pananampalataya. Hindi natin sila pwedeng tawaging mananampalataya at masahol pa sila sa mga hindi nananampalataya. So bilang lingkod ng Diyos, paalala to ni Pablo kay Timoteo na paalalahanan niya ang simbahan na magsipagtrabaho tayo. We need to work. We need to provide for ourselves and for our families. So mga kapatid, the goal of life is not to get rich quickly so that we no longer have to work. That was not the principle. Sa Luke chapter 12, 16:21, galit din ng Diyos dyan sa taong nandyan sa Luke chapter 16 o chapter 12. Sino po ba yung taong binabanggit dyan sa Luke 12 kung kayo po'y familiar sa Biblia? Ito po yung taong mayaman na napakaraming inani. Sa dami ng ani niya, nakita niya yung kanyang kamalig, punong-puno na. So ano sabi niya? Ah, gigibain ko to. Gagawa ako ng mas malaki. Kasi sobrang dami ng ani ko, iimba ko sa mas malaking imbakan. Pagkatapos na nakaimbak na ako, marami na akong pagkain, sasabihin ko sa sarili ko, kaluluwa. Eat, drink, and be merry. So hindi po naman ganun ang goal. Opo, mahalaga po na pinaghahandaan din natin ang ating retirement. Pero hindi para magpasarap na lang ng magpasarap, kung hindi sa lahat ng ating ginagawa kahit na sa panahon ng ating pagtanda, kung may resources na ibinigay ang Diyos sa atin para i-provide sa ating pangangailangan, ay mabigyan pa rin natin siya ng kaluwalhatian. Instead, we should work diligently. Proverbs 21 verse 5. Yan po yung goal. Tingnan po natin ang ilang mga verses pa. Bible study po tayo muna. Other verses pertaining to work. 1. Proverbs 10:4. Sabi po dyan, a slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. So kawikaan po ito ni Solomon. Yung daw hong mga tamad, ano po, kamay na walang ginagawa, ay nauuwi sa kahirapan. Minsan po, yung mga tamad, reklamo ng reklamo, sila po yung mahilig na lang umasa. Sila po yung ayaw kumilos, kaya inggit na inggit ang darating sa kanila. Ano po? Umaasa po sila doon sa mga ayuda, umaasa po sila doon sa mga ipagkakalob sa kanila, na kapag hindi na ibigay sa kanila, sisisihin nila. Mali ang gobyerno, mali ang pamilyang nakalakihan ko, masamang ugali ng mga parents ko, hindi nag-provide, at kung sino-sino pa. Pero ang linaw ng Proverbs, a slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. Sabi po ng susunod, Proverbs 12:11, whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits lacks sense. So nasa ginagawa po yan eh. Sino daw ang nagtatrabaho sa kanyang lupa, may pagkain, may tinapay. Pero yung wala nang ginawa kundi manghabol ng mga worthless pursuits. Busy nga.
sa kung ano-ano naman, na walang sense, na walang pagkakakitaan. Anong sabi diyan? Walang utak yan. Lack sense. Proverbs 12:11. Si Solomon po, ang matalinong tao, ang may sabi niyan. Sabi po, yung kaluluwa ng taong tamad craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Ito pong mga prinsipyong ito, practical principle of the book of Proverbs. Pero we can also get some example and wisdom mula sa karunungan ni Solomon kasi namasdan po niya ito. Kanya pong nakita ito sa kalagayan at uri ng buhay ng tao. Sa Proverbs 13 verse 11, ang sabi rin po niyan, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Yung kayamanan daw na nakuha saan? Sa madali ang paraan, madali ding nawawala. Pero yung unti-unti mong inipon, ay patuloy pa rin nalalago. Di po ba may wisdom yan? Proverbs 14:23, in all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty. Yung pong paghihirap, may pakinabang. Pero yung puro kwento, walang kwenta, mauuwi lang yan sa kahirapan. Amen? So whoever is slack in his work is a brother to him who destroys. Whoever is slack in his work is a brother to him who destroys. Ito po isang kawikaan na nakita ni Haring Solomon. Sabi niya, napadaan ako sa bukiri ng isang taong tamad. Sa isang vineyard of a man lacking sense, and behold, it was all overgrown with thorns, the ground was covered with nettles, and its stone wall was broken down. Then I saw and considered it. I looked and received instruction. Ano daw yung kanyang tinanggap na instruction? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. Tindi, ano po? Ang galing ng obserbasyon ni Haring Solomon eh. Kaya nga po, maging sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12, paalala po ni Pablo eh, and as to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. Yan. So, sila rin po, si Pablo rin po ang nagsabi sa 2 Thessalonians 3:10, if anyone is not willing to work, let him not eat. So, ayan po yung prinsipyo na dapat po naman talaga tayo ay natututong magtrabaho. Ang pagiging tamad, hindi po ini-encourage. Amen? So, ano pa hong susunod? Ano pang second principle? One, two, work well. So, hindi lang daw po work hard. The second thing, work well. Basic, no? Actually, there is nothing new on what we are discussing here. There is nothing new under the sun, sabi nga po ng kawikaan eh, ng Ecclesiastes. We are not called to work, we are not only called to work, but we are called to work well, as if we are working for God Himself. Yun po yung sinasabi ng Colossians 3:23 hanggang 24. God is the one who gives us the ability to work, Exodus 31:2-6. And it honors Him when we steward those gifts very well. Matthew 25:14-30. Hindi ko na po nilagay sa PowerPoint, mahaba yung verses, kayo na po ang magbasa. Pero sa mga talatang ito, ipinakikita po ang katotohanan na tayo po'y ine-encourage ng Biblia na hindi lang magtrabaho, kundi paghusayan. We need to work well.
excellent work will be recognized and rewarded either by other people or by God. Kaya po merong promotions eh. Dito po sa lupa eh. Kaya po yung iba na po promote eh. Ang nakakalungkot nga rito, yung mga hindi naman, yung mga ubod ng tatamad, naiinggit doon sa mga napopromote. Hindi po ba? So, dito po makikita natin na yung pagiging masipag, yung kasipagan, it will be recognized not only by other people, but by God Himself. Amen? So, tingin pa tayo ng ibang mga talata. Other verses. One, sabi po dyan, Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Work as if you are working to the Lord. Kaya kung ano man ang ginagawa mo, nagmamasa ng arena para gawing tinapay, o nagpapalitada ng simento, ng pader, o nagsasalansa ng hollow blocks, o nagwe-welding, kung ano mang uri ng trabaho, kung iniisip mo na ginagawa mo yan para sa Diyos, naniniwala ako, your plans will be established. And you will do it well kasi ginagawa mo yan para sa Diyos. Sabi ng Proverbs 22:29, Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Sabi nga, kung hindi ka mapagkakatiwalaan doon sa maliit, hindi ka rin naman pagkakatiwalaan sa malaki. Kung doon nga sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan tapat, paano ka naman pagkakatiwalaan ng tapat doon sa malaki? Pero kung nakikita, nakarapat dapat kang pagkatiwalaan, eh pagkakatiwalaan ka kahit doon sa mga malalaking responsibilidad. So, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Ephesians chapter 6, 7, and 8. So, ang ganda po ng paalala dyan ni Pablo, ano po? Rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever anyone does, he will receive back also. Hindi mo man ma-receive sa tao, you will receive it from the Lord. Amen? So, ayan po yung pangalawa. Ang pangalawa, work well. Yung una, work hard. Ngayon, anong pangatlo? Pangatlo, serve your employer. Dito, medyo iba-ibang pananaw ng mga tao rito. At dito po ay dumarating yung pagkakataon na nakakakita tayo ng maraming kalungkutan. Pag ang tao po walang hanap buhay at nagsisimula pa lang maghanap, mananalangin po ito ng panalangin sa Diyos na, Lord, kahit po ano, basta merong trabaho. Lord, kahit na ano po, basta magbibigay ng provision sa aking pamilya, willing ako magtrabaho. Ganyan po yung mga employee kapag nagsisimula pa lang maghanap. Pero pag nakakuha na po ng trabaho, doon po nag-iiba ang employee. Nagtatrabaho dahil nga ang kagustuhan nila ay tumaas pa yung sweldo. Kaya doon ngayon papasok yung discontentment. Nagkakaroon po ngayon ng pagkapikon sa employer kapag hindi nag-i-increase ng salary. O kaya minsan ay kabilang sa isang union na on a every 3-year basis meron pong bargaining agreement na kailangang pirmahan. Na minsan, ang laki-laki na ng sweldo, hindi pa nasasatisfied at nagrarally pa at nagwewelga pa. Well, anyways, I am not here to discuss labor law and labor agreement between employer and employee. Pero tayo, dinidiscuss natin dito bilang mga mananampalataya. Sabi nga po, although you can choose a godly you can choose to be a godly employee, responsibility mo yon, you are not guaranteed to have a godly employer. Ikaw, mananampalataya ka, maka-Diyos ka, at talagang ikay tapat sa Diyos na ang iyong ginagawa ay
para sa Panginoon. But that will not guarantee na meron ka namang godly employer. Kasi meron talagang malulupit na mga employer. Naririnig po natin yan sa mga OFWs nating kababayan sa Saudi Arabia. Pumunta naman doon para lang magtrabaho, namasukan bilang katulong, nababalitaan natin pinaglalabisan ng kanilang amo, at yung iba ginagahasapan ng kanilang mga employer. Totoo po yun. Hindi po natin dinideny yun. At minsan, ginawa mo na lahat talaga ang pinakamabuti mong ginagawa sa kabila nun, pagmamalabisan ka pa rin. But, you are still called to obey those who are in authority over you. That is your first and first foremost priority bilang employee. Not because they are good or righteous, but because you serve a God and you serve a good and a righteous God. Amen po ba mga kapatid? You should serve your employer with integrity, even when they are not looking. Don't just put on a show in order to win their approval. Hindi yung pag nandyan lang sa nagtatrabaho, pag wala, tigil na. Yung bang tipong pag nandyan ang supervisor, ang sipag-sipag, pero pag wala nang nakatingin, wala na. Huwag ganun. Na po? Let us serve our employer. By doing so, you provide a positive example and potentially create opportunities to share the gospel. Minsan mga kapatid, subukan ninyo magtamad-tamaran, wala rin naman kayong kapangyarihang mag-share ng gospel. Wala tayong magiging patotoo sa iba. Sasabihin nila, nako eh, pa share-share ka ng gospel, diyan iubod mo ng tamad. No? Tapos yung iba, palakad-lakad. No, kung saan-saan, di ba, may particular na department ka. Halimbawa, nasa manufacturing company ka. Naka-assign ka sa isang particular na department. Tapos eh, wala kang tigil ng lakad. Pasyal dito, punta ka sa ibang department. Tapos sinasabi mo, nagsishare ka ng gospel doon. That is not proper kasi hindi mo oras ng pagsishare yon kasi binabayaran ka ng kumpanya para magtrabaho. Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, eh nagshare naman ako ng gospel eh. Baka kutusan ka pa ng Panginoon. No, because you are not setting a good example. Inaabala mo yung mga nagtatrabaho tapos sinasabi mo nagbabahagi ka ng ebanghelyo. Palpak yon. Tapos kukuha ka ng verse, sasabihin mo, eh di ba sabi, preach the gospel in season and out of season? Mga minamahal na mga kapatid, out of context po yung pagkaunawa ninyo sa talata ng Biblia. Minsan nga, mga kapatid eh, yung ikaw ay maging diligent sa pagtatrabaho and you are serving your employer with integrity, kahit walang nakikinig at kahit walang nanonood, ay nakapagseset ka ng isang positibong ehemplo sa mga taong makakakita at sasabihin nila, bilib ako sa taong yan. Kahit walang nakatingin, nagtatrabaho siya. Bakit kaya? And then it will open the door for you to share the gospel. It is, at sasabihin mo sa kanila, ginagawa ko yon dahil ako'y naglilingkod sa Diyos at nagtatrabaho ko hindi para pakitang tao, kundi para sa Diyos. Hindi po ba? And then you can share the work of Jesus in your life. The gospel of the Lord. Amen? So ano pa ho ang mga verses? Tingnan natin. Ephesians 6, 5 and 6. Ang sabi po dyan, bond servants. Ito yung mga alipin eh. Yung mga, marami pong na, sa, nung tayo po yung mga naalipin ng Kastila, no? Nung ang mga Kastila ay na ano tawag doon? Na-colonize tayo ng napakahabang taon. Tawag po sa ating mga kababayan eh, mga alipin. Tayo mga Indio, no? Napakababang nilalang po natin sa isa mata niyang mga Kastilang yan. Ginamit po ang relihiyon para tayo alipinin. No po? Kaya yung mga Kastila, meron pong aliping namamahay. Sila po yung mga alipin na nando sa loob ng bahay, tagapagsilbi sa mga praile, tagapagsilbi sa mga pare, tagapagsilbi doon sa mga Kastila na yan, sila ang amo. Meron pong namamahay, meron pong aliping sa gigilid.
Can you imagine? Pati mga alipin, meron pong mga ranking. Ganun ang ginawa sa atin, tayo mga Pilipino. Anyways, nalimot na naman natin yun at yun po ay matagal nang wala. Pero yung kultura at pag-uugali na iniwanan ng mga Kastila sa Pilipino magpahanggang ngayon, nandun. Kaya nga ngayon, hindi na Kastila ang nangaalipin eh. Kapwa na Pilipino. Pag nakaposisyon, nakala mo mga kung sino. Minsan po, yung mga nakaposisyon sa politika, sa barangay pa lang. Barangay tanod pa lang eh. Tanod, tagapagbantay, pero pambihira. Akala mo mga kung sino silang may kapangyarihan. Yung mga pulis, sila po tagapagbantay, tagaprotect, pero akala mo mga kung sino kung makapaghari. Yung mga kapitan, barangay tanod, konsihal. Silang mga nakaposisyon, di ba ugali ng Kastilaya na ipinamana sa atin bilang bilang pangaalipin. Pero sa kabila nun, even during that time, yung worst case scenario, ano po ang sabi ng Bible? Obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. One example po nito sa Bible, walang iba kundi si Joseph. Ano po? Joseph the dreamer, son of Jacob. Naalala niyo po ba na sa bahay ni Potiphar, sa kanyang katapatan kay Potiphar, tinutukso siya ng asawa ni Potiphar, pero because of his being loyal and faithful to Potiphar, iniwasan niya po yung asawa ni Potiphar. At ano po nangyari sa kanya doon? Nakulong siya, nabilanggo. Pati sa bilangguan, naging mahusay po siyang tagasunod ng mga jailer. Ano po? Kaya makikita po natin mga kapatid, nire-reward ng Diyos ang pagiging masunurin at mapaglingkod. So iyan po yung paalala ni Apostol Pablo. Tapos sa 1 Timothy chapter 6 verse 1 and 2, ano po ang sabi dyan? Sabi dyan, let all who are under a yoke as bond servants regard their own master as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things. So ang ganda ng paalala ni Pablo kay Timoteo. Sa Pedro naman, sa 2:18 ng 1 Peter, servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Na mas matindi si Pedro magpaalala. Maging mapagpasakop daw sa inyong mga master ng buong respeto, kahit na nga hindi matuwid yung master. So, ano pong pwede nating sabihin tungkol sa bagay na ito? So, meron pong ika-apat na prinsipyo at ang sabi po, don't sin in your work. Huwag kang magkasala. May exception po mga kapatid doon sa serve your employer. Yung nauna, serve your employer. And the only exception, the exception to the above rule, you should not obey your superior if they ask you to do something wrong. Your chief authority is God, not men. Halimbawa, pinapagawa ka nung boss mo nang alam mong illegal. Halimbawa, sinabi ng boss mo, baguhin mo yung libro. Sabihin ng boss mo, ang kinita natin ay kalahating milyon lang, pero ang kinita nyo, 3 milyon. Alam mo nang hindi matuwid yon. Alam mo nang hindi tama yon. Anong gagawin mo? Tandaan po ninyo mga kapatid, disobeying an order might have consequences, but it is better to be punished for doing good than rewarded for doing evil. Amen? Yung bang tipong pagtuturuin ka ng alam mong hindi tama,
hindi ko alam po paano kakayanin to ng iyong konsensya. Yung alam mong hindi na tama yung ipinatuturo sa iyo, pero iyon pa rin ang ituturo mo. Hindi na baling may consequences, matanggal ako sa posisyon, o mawala na sa akin yung mga pribilehiyo, as long as alam ko na ang ginagawa ko'y matuwid at hindi mali. Sabi nga po, even if doing the right thing causes you to lose pay, to lose your promotion, or the job itself, trust that God will judge justly. Amen? So, tama po naman yon, obey and serve your employer, but in serving your employer, do not sin in your work. Amen? No? Huwag po tayong magkasala. Sabi po ng mga verses, if you make a sale to your neighbor or buy from your neighbor, you shall not wrong one another. Leviticus 25 verse 14. Sabi ng Proverbs 11:1, yung mandarayang timbangan is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. No? Yan po sabi eh. Luke 3, sabi diyan, Ephesians 4:28, let the thief, ano pa sabi diyan? Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Tapos Luke 3:12-14, tax collector also came to be baptized and said to him, Teacher, what shall we do? And he said to them, collect no more than you are authorized to do. Soldiers also asked him, and we, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Noon pa man, mga kapatid, alam na natin na mayroong mga corrupt na BIR, mayroong corrupt na mga sundalo, at nandyan na po yan sa kasaysayan. Pero noon pa man, may paalala ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sa mga tax collector, huwag kayong maningil na hindi karapat-dapat, huwag tumanggap ng suhol ang mga sundalo, at huwag magbibigay ng mga maling akusasyon. Andyan na po yan, noon pa man. Kaya po, there is nothing new under the sun. Kaya yung mga sundalo na sumusunod sa kanilang mga superior, para mandaya, alam niyo po, may investigasyon ngayon tungkol sa laptop na binili ng DepEd. May investigasyon ngayon tungkol sa mga asukal na inangkat. Mga kapatid, nakakapangilabot, hindi po ba? Ito po yung nangyayari eh. Pero ito po yung mga trabaho. Mga trabaho na hindi nila ginagawang matino. Dahil ang layunin sa pagtatrabaho ay makakamal at makakamkam ng salapi. Imagine niyo po ito, mga kapatid. Nakakalungkot. Pero magkaminsan, itong mga magnanakaw na ito na nasa BIR pag Sunday, nasa simbahan. Itong mga magnanakaw na ito sa DepEd, pagdating ng Sunday, nasa simbahan. Sila yung mga prominenteng tao sa loob ng simbahan na iniiwasan ni pastor na magsalita ng mga issue ng korupsyon, issue ng pangangalo niya, issue tungkol sa kasalanan, baka masaktan itong mga taong ito na nasa loob ng simbahan. Mga minamahal na mga kapatid, tama po naman na let us serve our employer, but not to the point that we will serve them to the extent na tayo naman ang makakagawa ng kasalanan. Amen? Panghuli, rest from your work. We are created to work. Binanggit na po natin kanina yan. But we are also designed to rest. Amen? We are designed for rest. God gave us bodies that requires rest. And He commanded His people to take a day of each week for rest. Exodus 28:11. Ano pong ibig sabihin yan? Pag hindi na po tayo nagpapahinga, isa lang ibig sabihin yan, hindi tayo nagtitiwala na bukas ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan natin. Pero pag yung mga taong nagpapahinga, katulad ng binanggit po sa Psalms 127 verse 2,
Resting will show that we trust God to provide. We don't have to constantly be working and striving to acquire more material goods. Ang pagpapahinga ay pagtitiwala sa Diyos that He will provide. Iba naman usapan yung puro na lang pahinga. Amen po ba? So rest from your work. We are created to work, but we are also designed for rest. Tingnan po natin ang mga verses. Sabi po ng Exodus 34:21, anim na araw kang magtatrabaho, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in harvest you shall rest. Sa panahon ng pag-aararo, aba, magpahinga ka naman. Sa panahon ng pag-aani, magpahinga ka rin. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go too late to rest, eating the bread of anxious toils, for He gives to His beloved sleep. Amen? So again, ang sabi ni Solomon, I saw vanity under the sun. One person who has no other, either son or brother, yet there is no end to all his toil, and his eyes are never satisfied with riches, so that he never asks, for whom am I toiling and depriving myself of pleasure? This is also vanity and an unhappy business. Ganda po ng ano to eh, kawikaan na to eh, ng Ecclesiastes. Yung wisdom ni Solomon dito. Sabi niya, nakakita ako sa ilalim ng silong ng langit na isang taong walang tigil ng pagtatrabaho, wala namang kapatid. No? Wala namang anak. Pero walang tigil sa pagpapakahirap. Di niya naitanong sa kanyang sarili, para kanino ko ba ginagawa ang kahirapang ito? Sabi ni Solomon, wala itong kabuluhan. Wala itong kabuluhan. So, anong pang paalala? Sa Hebrews 13 verse 5. Keep your life free from love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Mga minamahal ng mga magulang at mga kapatid, pag-aralan nating mabuti ang pangangailangan ng ating sambahayan. Tama po, tinawag tayo ng Diyos bilang katuwang sa provisyon ng ating pamilya. Tayo po bilang mga magulang ang tagapagtaguyod nito. Subalit, baka naman tayo hindi na mapagkatulog sa paghabol sa mga bagay na sa buhay na ito ay darating din naman sa panahon na iiwanan natin. Pag-isipan natin, ilang telebisyon ang kailangan para makapanood ng television show na gusto mong panoorin. Ilang kwarto ba dapat meron ang bahay? Ilang kotse ba ang dapat meron ka? Ilang lupain at bahay ba ang sapat upang makapagpaligaya sa iyo? Kapag may sariling iPad na ba ang iyong mga anak, sari-sariling laptop at naibigay mo na ang lahat ng luho at gusto nila, maituturing mo na ba ang iyong sarili na mabuting provider? Kapatid, huwag mong kalilimutan, ano man ang mga bagay na meron ka ngayon, tayo'y katiwala lang ng Diyos sa mga ito. Ang Diyos ang nagbibigay ng dunong, siyang nagbibigay ng lakas, ang talento upang magawa ang anumang bagay, pati na ang pagkita ng pera galing sa Kanya. Sana matutunan nating ibalik sa Diyos ang kapurihan at huwag nating kalilimutan na anumang sosobra sa provision ng Diyos ay hindi po ipinagkatiwala sa atin para ipunin ng ipunin, kundi para gamitin sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang gawain, at sa Kanyang kapurihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.